Certified box office star. 500. 60. 300. 65. Top leading man. Sunod-sunod ang kanyang tagumpay. Hanggang sa biglang nawala siya sa eksena. Tanong ng publiko, nasaan si JM de Guzman? Kasikatan ni JM sa pelikula at telebisyon nang biglang lumihis ang landas ng kanyang career. Nalulung daw siya sa drugs. JM, handa ka na bang mangumpisal? Yes. I went to rehab. Alam ng lahat, bata pa lang tayo, huwag kang mag-drugs, di ba? Bakit nalulung ka pa rin doon? Makala ko nakakatulong siya sa akin as a person, as an actor at first. Pero nung nag-rehab ako, nahukay sa akin na I have issues na since I was a kid na like I was bullied before when I was really young. So wala na akong self-esteem or confidence at time. And taking drugs parang gives me power. Ang rebelasyon ni JM, 18 years old pa lang siya nang matutunan niya sa barkada ang paggamit ng droga. Parang na-excite lang ako na, uy, something na hindi ko pa nagagawa. Eventually, pag hindi niya na ano yung need mo na high, paiba ka ng paiba ng drugs. Nawala na ng epekto, so parang naapektuhan ka na rin sa pag-isip. Big break mo ang Angelito. Sa TBS. Doon ka talaga nakilala. Yan ang pangarap ng napakarami. At nandoon ka na. Title role, high ratings, iniidolo ng lahat. Anong nangyari? Bakit nalulung ka sa drugs the first time during Angelito? Partly how I handled myself. Pag naharap na ako sa mga circumstance na hindi ko kontrolado. And sabi nga po sa rehab, if you don't know what to do, you do what you know. And mayabang po ako nun, I don't seek help. Yung latter part ng Angelito, parang they decided to take me out na eh. Kasi nga parang medyo nagkakaproblema na ako. Binaril yung character. Inamin ni JM na nagpatuloy siyang magdroga. At siya na raw mismo ang nagdesisyon na pumasok sa rehab sa unang pagkakataon. Mentally, emotionally, physically, rock bottom na eh. Parang hindi ko na may angat yung sarili ko. Wala na. Hindi na yung paranoia ko, hallucinations ko. Hindi na ako makagalaw. Walang drugs. Iyak ako ng iyak. Yung depression, yung lumala yung mga problema, ganyan. So I decided na, tinext ko yung lolo ko. Sabi ko, I think kailangan ko na ipasok sa rehab. Pagkaraan ng 11 months, nakalabas ng rehabilitation center si JM. Nagkaroon ulit ng chance ang kanyang career sa pelikulang pinagbidahan naman nila ni Angelica Panganiban, ang blockbuster hit na That Thing Called Tadhana. Muling naging bida sa telebisyon si JM de Guzman sa teleseryeng All of Me ng ABS-CBN. Pero masaya ka sa All of Me. Masaya kung hindi sana ako natanggal ulit. Yun pala, nagkaroon siya ng relapse. Kumbaga, bumalik sa dating gawi si JM. Muling nag-drugs. Bakit relapse ang nangyari? Hindi ako naging sincere actually and genuine sa pag-confront ko sa issues ko ng first rehab ko. Gusto ko lang makalabas. Galit na galit ako. Malungkot na malungkot ako deep inside. Inamin ni JM, nang una siyang nagpa-rehab, nagpanggap siya na maayos na ang sarili niya para makalabas na kanyang pinagsisihan sa huli. Hindi kinaya ng guilt ko. Parang niloloko ko lang yung mga taong naniwala sa akin. Kinain ako ng konsenso. So, inamin ko. So, yun. Tanggal ako dun sa show. Na hindi naman yun yung original plan na sinabi sa akin. And nakadagdag yun dun sa pain. Yung relapse itself is really painful for me.
mga nasayang ko ulit na blessings and opportunities. So, yun. Yung depression, yung anxiety, yung galit sa sarili, triple. I'm slowly killing myself. Na unconsciously. Ang pangalawang pagpaparehab ni JM ay sa rehabilitation facility ng Self Enhancement for Life Foundation sa Talisay, Batangas. I tried to manipulahin yung programa na makting-akting ako doon na parang every time na try to hukayin ako kung saan ba nanggaling yung relapse, ganyan, paano ayusin. Try to stay away. Actingan sila. Pero hindi nakalusot sa kanila. So, talagang naproseso, na-process yung issues ko sa loob. Isa-isa. Pinakamahirap na parte sa pangalawang beses na pagpaparehab, hindi raw niya matanggap kung bakit hinayaan niya ang sarili na bumalik at muling malulong sa droga. Kumbinsido ka ba na masama ang drugs? Ha? Hindi, gusto ko lang magsigurado. Gusto ko lang siguraduhin. Bad talaga siya. Sobra siyang manipulative na bagay na parang will lure you na sobrang okay dito sa pupunta mong ibibigay niya sa yung state or something. Pero in the end, kukunin niya sa'yo lahat. Lahat ng malapit sa puso mo, lahat ng mahal mong gawin, lahat ng binabalyo mo. And sa huli, hindi mo rin naman siya masisisi dahil bagay lang siya. So, kukunin niya rin yung self-respect mo and yung pagmamahal mo sa sarili mo. Siyempre, pinakamagandang parte naman ng paggaling ni JM ay ang therapeutic community o mga kasamahan niya sa rehab at ang kanyang pamilya. Family ko kasi and me, parang nag-heal together. Talagang we went through processes na talagang intense and nag-resolve kami ng mga issues and yung support system namin sa isa't isa mas matibay. And para sa akin, sobrang blessing yun na kahit nandun ako sa baba, may naayos ng mga bagay na akala ko mga mahirap gawin before. Naibalik na ni JM ang kumpiyansa sa kanyang sarili at promise niya, hindi na niya sasayangin ang pagkakataon para harapin ang kanyang bagong lisensya sa buhay. So work ka na ulit? Apo. Ha? Swerte mo rin ha, talagang mahal ka ng showbiz. Sobrang thankful po ako dun. I really don't think I deserve it, pero sobrang thankful pa rin ako na siguro may purpose pa akong bakit. Yeah, but it's important. You want it. Yes. Sobrang supportive po ng lahat ng tao sa paligid ko. Like ABS, Star Magic, yung program. Ang daming umiidolo sa yung bata. Of all ages. What can you tell your fans? Dami. Hanggang ngayon, hinihintay ka pa rin nila, JM. Ilang beses akong bumagsak, ilang beses akong walang-wala or zero talaga. Pero yung love nyo, hindi nagbago. Yung support nyo, yung hope nyo for me, hindi nagbago. And para sa akin, sobrang special na love na meron kayo. Nanonood sila ng TV, pelikula, lahat ng sinuportahan kanila. Marami sa kanila nag-iisip pa lang pumasok sa paggamit ng droga. Marami sa kanila tinutukso pa lang ngayon. Marami sa kanila gumagamit na lulong. Ano ang mensahe mo sa kanila? Inisip mo palang huwag mo nang puntahan. Pag ginagawa mo na, tigilan mo na.